Ebs, welcome back to my channel. At balikan natin guys, no, yung topic natin nung nakaraan about dito sa ating kababayan na nansawi dito sa Kuwait. OMG guys, gusto ko lang i-share to sa inyo. Actually, speechless ako nung nakita ko tong balitang to, no, at saka yung picture ng ating kababayan, kung talagang siya po to, no. At ako man po ay hindi sigurado kung talagang siya yung nasa picture na basag yung ulo niya, bugbog sarado ang katawan niya. So, kumbaga, i-share ko lang guys sa inyo yung picture na sinasabi ko. Yan nga guys, no, yun yung nabanggit natin so far naman. Kaya yun nga, speechless po ako, no. Wala akong may share man lang na salita, which is siguro naman po nababalitaan nyo na. Pero napaka ano to, parang seryosong usapin to, no. Hindi ganun kadali, hindi biro to. So, ito muna na balita about sa kababayan natin. So, ngayon po, ang about naman dito natin guys sa balitang na ano ngayon, nag-ibaban ang Kuwait. So, alam ko guys, yung iba sa atin ay agree sa pagban ng Kuwait na yan. Which is, hindi lang naman sa kapwang Pilipino, kahit sa ibang lahi, siguro naman ay may mga opinion din na ganyan. For me guys, no, yung opinion ko naman para sa akin, may share ko lang din sa inyo. Kung saan yung nakakabuti, doon na lang muna ako siguro. Hindi natin masasabi kasi hindi ko rin alam kung alam at so far naman nag-aabang pa rin tayo kung ano talaga ang mangyayari. Pero pag-pray pa rin po natin ang pamilya ng Villavende na sana mabigyan ng hustisya at so far, mahatulan ang kung sino talaga ang nagkasala or kung talagang amo niya ba talaga ang nagkasala. Sana nga talaga mabigyan ng hustisya at to be fair para sa lahat, no. So, yun lamang guys ang ma-share natin, no. So, God bless sa ating lahat at sana ingat tayo kung saang sulok ng mundo man tayo sa ngayon. Dobleng ingat, keep on communication lang lahat tayo para maging safe. Thank you for watching. Don't forget to subscribe yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin and click the bell button for more updates. Bye!